Mga kawal! Mahal na hari, tipunin lahat ng mga pantas sa palasyo, ang mga manghula at mga astrologo. Dalhin sila sa akin! Ngayon na! Opo, mahal na hari. Anong ibig nito sabihin? Bakit hindi mo ako matulungan? Bowling, no? Chris, pwede ba? Napakarami ko pang dapat gawin ngayon. Kailangan kong ipaskill itong mga flyers para sa Girls Leadership Food Drive. Ang dami ko pang homework. Marami pa akong hindi nagagawa. At kapag hindi na maluklak tong halaman na to, tapos na ang science project ko. At hindi maintindihan ang buong klase kung ano ang carbon cycle. At huwag mong kalimutan ang cello practice. Ako, may recital pa pala ako sa susunod na linggo. Hindi ko alam kung paano dadali ng mga to sa school. Tutulungan kita sa mga yan! Ako pa! Tawag ko sa kanya, Octogiz! Kung ganun, di ba dapat walong braso? Eh, kasama sa bilang yung mga binte. Problem solved! Pinadadali talaga ng teknolohiya! Uy, may mga laro ka ba dito? Ano ba? Mas pinalala nyo lang eh! At alam ko kung ano magandang gawin. Huwag mong gawin yung science project, tapos huwag ka pumunta sa recital, tapos sabihin mo kinain na aso ang homework mo! Ano? Gusto mo akong magsinungaling? Hindi! Maling magsinungaling! At mali rin to! Bumalik ka dito! Bella, tigil! Bumalik ka dito, bubuit! Kapag nahuli lang talaga kita! Mali ka rito, Bella! Ano ba? Konting tulong? May kalalagyan ng aso makulit na to. Halika, lumapit ka dito. Sige lang, Giz. Aba, ang puppy roll and run trick. Tatakas ka pa. Huli ka. Ayos. Nahuli rin ang pasaway. Maling-mali talaga to. Kahit ano pang sabihin nyo. Mas magiging epektibo ang mga gawain kung magpaplano. Ang isang tao ay karaniwang nag-uubos ng halos 8 oras sa isang araw sa walang kwentang bagay. Bakit ba? Mahilig ako manood ng TV. Pagtulog ang tinutukoy ko. Eh, hindi na nga ako nakakatulog eh. Sige na. Imanan nyo na lang ako. Kaya kong solusyonan ang problema ko. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino. Superbook! Dadalhin ko kayo sa isang napakatalinong nilalang, isang tao na alam ang solusyon sa kahit anong problema. Nasaan ba tayo, Gizmo? Medyo hindi na ako sanay magbasa ng cuneiform, pero tingin ko nasa Babylonia tayo, mga 600 BC. Oh. Kumusta? Kayo siguro ang mga bagong tagapaglingkod. Masasabi kong masyadong bago.
Kadarating lang talaga namin dito. Tama! At humihingi kami ng tawad sa lahat ng to. Hindi namin, kasi kami... Huwag kang kabahan. Lilinisin na lang natin ito. Mas kabado pa nga ako nung una akong dumating dito sa palasyo. Talaga? Kailan naman yun? Isa ang aming grupo na napiling magsilbi kay Haring Nebuchadnezzar. Nag-aaral kami araw at gabi hanggang matutunan namin ang lahat tungkol sa Babylonia. Grabe. Minsan ba nakakaramdam rin kayo na para bang sobra na? Maraming beses na. Pero nagsisilbi ako at ang mga kaibigan ko rito sa palasyo nang mayroong tangal. Kung kaya naman sapat na ito. Sumama kayo sa akin. Ako si Daniel. At ito si Shadrach, Meshach at Abednego. Mag-ingat kayo kay Daniel, mga bata. Pagtatrabahuhin niya kayo magdamag. Kahit anong mangyari, huwag niyo sabihin kay Daniel. Daniel, ang hari... Ang hari ay maagang nagpahinga sa kanyang kwarto. Kaya bakit nagtatrabaho pa kayo hanggang sa ganitong oras? Dapat na kayong umuwi at magpahinga. Hindi ba't kayo rin ay gising pa? Kami ay kukonsulta sa mga bituin. Kailangan itong gawin sa gabi. May punto siya ron, ha? Kayong tatlo, tulungan niyo kami sa aming mga gamit. Oo, sige. Gusto ko rin titigan ang mga bituin. Sinabi kay Daniel na ipinatatawag ng hari ang lahat ng mga pantas. Bakit ko siya bibigyan ng pagkakataong mapabura ng hari? Hindi natin kailangan ng mga taga-Hudeyang yun at ang kanilang Diyos. Bakit tayo pinatawag dito? Matagal kong pinag-isipan ng mga ito. Magbigay galang kay Haring Nebuchadnezzar! Nagkaroon ako ng panaginip na bumabagabag sa akin. Kailangan malaman ko ang kahulugan nito. Mabuhay ang mahal na hari. Sabihin niyo sa amin ang panaginip at sasabihin namin ang kahulugan nito. Seryosong bagay ito. Kung hindi niyo masasabi ang ibig sabihin ng aking panaginip, mapuputulan kayo ng mga binti at braso at ang inyong mga tahanan ay mawawasak! Ngunit kung inyong masasabi ang aking panaginip at ang mga kahulugan nito, bibiyayaan ko kayo ng pabuya at mga parangal. Sabihin niyo lang ang panaginip at ano ang kahulugan nito. Sige po, mahal na hari. Sabihin po ninyo ang panaginip at ipaliliwanag namin ang kahulugan nito. Alam kong ginagawa niyo. Pinahahaba lang ninyo ang oras dahil sa sinabi ko sa inyo na iisa ang hatol ninyo. Kapag hindi ninyo nasabi ang aking panaginip, katapusan na ninyo. Kaya ngayon, nagkaisa kayo magsinungaling sa akin. Akala niyo'y magbabago pa ang aking isip. Sabihin ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwalang maipapaliwanag na ninyo yun. Wala pong tao sa daigdig na makagagawa ng inuutos nyo. Wala ring hari. Gaano man ang kapangyarihan niya na nag-utos ng ganyan sa sino mang salamangkero, manghuhula o astrologo. Napakahirap gawin ang inuutos niyo. Mga Diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ang tao. Yan ba ang sagot ninyong lahat? Kung ganun lahat kayo ay mamamatay! Ngunit, kamahal, narinig mo ang utos ko. Ang lahat ng pantas, manghuhula at astrologo dito sa palasyo, patayin silang lahat! Narinig mo ang utos ko. Ang lahat ng pantas, manghuhula at astrologo dito sa palasyo, patayin silang lahat! Sandali! Hindi nakasama sa puling si Daniel at ang mga kasama niya. Pero utos ng hari, lahat ng pantas papaslangin. Man masabihan sila? Narinig niyo ang utos ng hari! Dito! Nagtatago lang yan kung saan!
posibleng hinihiling ng hari mula sa amin. Sumama kayo sa akin sa silidaklatan. Matatagpuan si Daniel doon. Kailangan pigilan natin sila. Sige, akong bahala dyan. Sinabi pa niyang walang kwenta ang paglalaro ko ng Hollow Nine Bowling Game, ha? Panoorin mo to. Magkita tayo sa silidaklatan. Ayun ang isa sa kanila! Halika na! Ayun! Nawala na naman siya. Doon ka pumunta. Kayo, bumalik kayo sa trono ng hari. Pupunta ako sa may basilyo. Daniel! Kailangan niyo umalis ng palasyo! Inuutos ng hari na paslangin lahat ng mga pantas! Huwag ka matakot, Joy. Daniel, anong gagawin natin? Dalhin mo sila at hintayin mo ako sa aking bahay. Kailangan mong sumama sa amin! Papatayin ka nila! O, protektahan ako ng Panginoon. Daniel! Bakit ipinag-utos ni Nebuchadnezzar na paslangin ang mga pantas niya? Kung alam mo ang dapat kong gawin, Daniel, bakit hindi ka natatakot? Bakit masyadong biglaan ang utos na ito ng hari? Desperado ang hari na malaman ang kahulugan ng kanyang panaginip. Pero ayaw niyang ipaalam kung ano ito. Ako ang kakausap sa hari. O hari ng mga hari, hinihiling ko na bigyan ninyo ako ng panahon upang malaman ang kahulugan ng inyong panaginip. Sinasabi mo ba na mas makapangyarihan ka kaysa sa ibang mga pantas at manguhula? Hindi po. Wala po akong kapangyarihan. Ngunit ako ay tatawag sa Diyos at siya ang tutugon. Ipinagpaliban ng hari ang pagpapatay sa kanila hanggang umaga. Ayos! Pagpatak ng umaga, siguradong malayo ka na. May naisip akong paraan. Magkukunwari ang apat bilang mga kabayo at lalampasan niyo ang mga kawal o lulukso. Kahit na makatakas kami, ipatutupad pa rin ang pagpatay. Kung maipaliliwanag namin ang panaginip ng hari, maliligtas ang lahat. Baka mahulaan ninyo kung anong panaginip ng hari. Kasi kapag may pagsusulit, minsan, nananaginip akong papasok sa klase na talagang walang alam. Baka nananaginip ang hari na humarap siya sa klase na nakapantulog lang. Huwag na kayong makinig sa kanya. Problema nga niya, hindi niya malutas eh. Chris! Ito ay suliranin namin mga bata at alam namin paano malalaman ang sagot. Ayon sa propetang si Jeremias, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Panginoon, dumudulog kami sa inyo. Pakinggan ninyo kami. Ninanais ng hari mula sa amin ang kahulugan ng kanyang panaginip, isang imposibleng gawain. Pero sa iyo, Panginoon, walang hindi mapatutupad.
Purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos, pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Chris, gising! Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Nagahayag ng mga lihim at kahiwagaan, nakatatalo sa mga nasa kadiliman, sapagkat dadasal ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos, ng aking mga magulang. Dalhin mo ako sa hari at ipaliliwanag ko ang kanyang panaginip. Masasabi at mapapaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip? Kamahalan, ang hiwagang gusto ninyong alamin ay hindi maipaliliwanag ng kahit sino pa mang matalino sa mundo. Ngunit may isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa haring Nebuchadnezzar ang mangyayari sa mga darating na panahon. Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na ribulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pila kang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan niyo ito, may batong nahulog mula sa bundok na bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Yun ba talaga ang panaginip ng hari? Aba, malay ko. At ang ibig sabihin ng panaginip? Bakit ako napupuno ng pangamba? Dahil kayo, o hari ng mga hari, kayo ang ulo ng ginto. Pagkatapos ninyo ay may babangon na bagong kaharian. May pangatlo at may pang-apat na singlakas ng bakal. Sa panahon ng mga haring yun, ang Diyos na nagahari sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ninyo man. Sinabi niya kay Nebuchadnezzar na babagsak ang kaharian nito. Tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Pinararangalang kitang maging pinuno ng lahat ng pantas at tagapamahala sa buong lalawigan ng Babilonya. Magiging mas kaaya-aya ang gawain kung mamumuno ang mga ginoon na ito kasama ko. Magaganap ang iyong nais. Superbook! Ay, sana binalik na lang tayo ni Superbook pagkatapos ng cello recital ko at pagkatapos ng science fair.
Pwede na sana sa susunod na summer. Kaya mong tapusin lahat ng to! Chris! Tingnan mong ginawa mo! Aba, huwag ka mag-alala, Joy! Kaya kong... Labas! Labas! Lumabas na nga kayo! Kaya kong gawin lahat ng Joy, to! Hindi ko kailangan ng tulong mula sa kahit kanino! Lalo na sa pinagkagagawa ninyo! Labas! Joy! Ay, Bella. Ano bang dapat kong gawin? Panginoon, dumudulog kami sa inyo. Pakinggan ninyo kami. Panginoon, sana napakarami kong dapat gawin at hindi ko alam kung paano ko gagawin ang mga yun. Sa tingin mo, pakikinggan ka talaga ng Diyos? Alam kong nakikinig siya. Kaya nang ginawa niya para kay Daniel. At masasabi niya sa akin ang mga bagay na hindi ko matututunan ng ako lang. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.